Ayan, hello guys, good afternoon. So welcome back sa ating YouTube channel. So we have a job today. This is a gigabyte. Ayan. So ang problem, this is a gigabyte. Ayan. 3060 Ti. So nakalagay dito guys na problem. Mababasa natin. CPU no power when GPU is connected from Quezon City. So yun yung nakalagay. So yun yung ating re-repair na video card today. So, na-open ko na siya, guys. Yan, nilabas na natin siya. Ready na for testing. Yan siya. Ito siya, guys. So, ang problem daw nito, kundi sa may-ari, ay, no display. Ah, computer na turn on. So, ito yung, ano, ito yung itsura niya, guys. White. So, eagle white. Tapos yan. Yan. A vision pala to guys. It's a vision. Not a eagle. Ano nakagay dito? Vision OC. So, yung thermal paste niya. Expired na guys. Naglalapot-lapot na kanya itsura. So, hindi masyado matutok ng camera. But, it's okay. So, we need to move on. Okay. Flux. So, yan yung ating i-re-repair as of today. Video card. Start na natin. So, ready na siya. Naka-prepared na. Ayan. So, of course. So, check natin ang 3.3. So, good naman. So, ating camera. Na. So. So, yan ang ating camera. As you can see, so 3.3. So we have a rating, so 12 volts. So good. Sabi ko sa mga shorted daw eh. So good. So ayan, shorted siya guys. So yung ibang mga coil, so VRAM coil. So may rating 0.0500, 0.0500. So this is 12 volts. And this is, I think this is 1.8. And this is 1 volt. So, 0.0100 plus. So, I think the VRAM is shorted. So, as you can see. So, inspection. So, we need to check an inspection by a microscope. So, let's play. Okay. So, check natin yung mga VRAM. Baka may bloated. Sick ito guys, sick brand. So yung mga sick, hindi ito ba siya nagbo-bloated? So ito yung mahirap sa sick. Saka ano, yung Texas Instrument. Yata ang sick. Sick 65 3A. So mahirap to guys, ito nagbo-bloated. So mag-iisa-isa tayo dito. Pwede tinan natin yung ating preheater. Yeah, so prepare na natin yung preheater. Eh, kaya lang, hindi ko alam kung meron ako nito. 6, ano to? 653A. Parang wala tayo guys nito. So, yun lang ang problema ko. So, wala yata tayo. So, check natin kung wala na shorted. So, dito. So, may reading tayo sa ano. Dito. May reading din. Dito. So, may reading. Okay, may reading tayo sa ating tester dito. Meron. Ayan, shorted. Shorted. Okay, tatlo. So, aling kaya may problema dito? So, walang pala tandaan guys kung bloated o ano. So, medyo mahirap lang ito pag ganito guys. So, that shorted naman ito mga to. So, wala tayong bloated, oh. So, isi-sign natin to guys, i-remove. Ito muna, sunod to, sunod to. Kasi, mas open kasi ito, kaya sa heat. So, ganyan. So, inspection natin. May iba shorted. So, ito yung shorted na rail na to, sa left. Ayan. So, wala tayong thermal camera, kaya mahirap sa voltage injection. So, inspection. Baka meron dito sa likod. So, wala naman. Okay.
So wala naman tayo nakita kung bakit siya nag-shorted. So possible, kaya siya guys nag-shorted is dahil sa ano, medyo rainbow-rainbow kasi yung ano niya. Yan, nagre-rainbow-rainbow itong kanyang GPU chip. So ibig sabihin, superheat siya. Tapos yung mga thermal pad residue niya, kaya siya nag-shorted. So ilagay na natin siya sa preheater guys. Yan. So gamitin na lang natin na itong ano. Itong ating DC bench. Yan. So doon ko tetiranin. Saksayo natin itong isa. Okay. So dito natin siya guys gawin. So, kaya po 150 plus ano, heat temperature. So, salang natin siya na ganito. So, isa-isa lang natin gagawin. Of course, lagyan natin siya ng, ano, ng protection. Mas maganda yung may protection. So, ito na lang isa. Itong dito. Kaya lang, ang wala yung problema natin, wala nga pala akong IC nun. So, isa-isa yon. So, mag-prepare tayo ng tester. Mag-ready tayo dito. Para kung alin yung shira. Yan. So, diode mode. Kung still shorted pa rin. Buzzer na lang pala. Ayan. Mamaya na. Okay. So, microscope. Ilipat muna natin yung ano. Itong ano natin. Kasi microscope natin guys. Para maganda. So, pag ganito. Kaya, kaya. So, kaya siya, guys. Prepare tayo ng hot air. So, 70. Isa-isa. Wala na makuha natin na shorted. Una o pangalawa yan, guys. So, tignan natin. 663 ano, wala, parang wala ako nito guys. Ganito. So umpisa na natin si web preheater 275. Okay. So simulan na natin. Okay. Wala pala tayong ano. Wala tayong heat absorption. Wala tayong pang ano. Pan. So, it's done. Na-remove na natin yung isa. So, mabilisan. Tester. Tapos kung shorted pa rin siya. Ah, hindi na siya shorted, guys. Mukhang hindi na siya shorted. Oh, hindi na siya, guys, shorted. So, may reading na tayo. Okay, it's done. One hit. One down. So, angat na natin. Okay, one down guys. Oops. So, one down. So, problemahin na lang natin ngayon ay ang ating
pamalit. So as you can see, shorted this gun. Ayan. So shorted this gun. Ayan. Shorted this gun. Ayan, as you can see, shorted this gun. Okay? So sick, ang problema ay sick. Yun lang ang problema natin. So, wala tayo. So, nadali natin sa isang tira. So, wala lang ako nito. Six, 6, 5, 3. Wala tayo nito, guys. I think wala ako. So, wait, guys. Maghahanap muna tayo. And hello guys, continuation tayo. So ito siya guys. Share natin yung screen. And bali, meron na tayo ditong ano, dalawa. So ito siya. Share na natin. Yan. So yung nakuha natin guys, ALN, no? Ang tinatawag. Yang AL00. Ay. Yan. So, yan yung pumasok sa atin. AL00. Tama ba? So, yan yung nakuha natin. Bali, hindi pasok yung... Ay, nawalaan na to. Saan ba yan? Nawala na. Nangyari. Ba yan? Ayun, so ito. Ito yung BLN, no? So hindi pasok, guys. Kasi this is yung ating kailangan kasi ay ito. So this is a 50 ampere. So yung kailangan natin ay 50 ampere. So ang comparison niya sa ibang brand kasi this is Bishay. Ano bang ano to? Ibang ano yung manufacturer, guys. Bishay Siliconics. So, yan yung brand versus Alpha Omega. So, sa Alpha Omega, guys, ang katapat niya is si ano to 55 ampere. Ito, as you can see. So, mali yan. So, ang katapat niya sa Alpha Omega is si AL. Ito, yung version na to. EOZ 5332. Yung isa ay EOZ 5311. So, ALNO ang part number nito, guys. Pag sinerts natin siya sa Google, ALNO. Kasi yung isa is 55, yung SIC 652. Isa, no? AL00. Yan. So, ito yung data sheet nyan, guys. Yung AL00. Yan. Ay, dito. Ito guys, sa baba. Ito yung part number niya. So, napansin nyo, EL00 E5332. Ayan. So, yun yung ating ikakabit na compatible. Lipat na natin dito. Okay, so proceed tayo. Asa na? Okay. So, yun ang ano guys, papalit natin AL00. Kasi wala tayong makuna nung IC. Then, hindi natin alam. May lagi kasi 15 days ordering pa. So, Shopee, Lazada. So, wala akong makuha. So, subukan natin. Ang nakuha pala natin guys, yung pangalawa. Mula din sa taas, akala ko yung panguna. So, mali pala. So, yung na-pick natin, tama, shorted. Yun ang shorted. So, shorty pala tayo dun sa pagkakataon na yan. So, ito na. So, DC bench. Ano na natin siya dito. Salang na natin. At kabit na natin dito. So, ilipat na natin.
Ah, kailangan pala natin tanggalin muna yung ano, guys. Oops. Tanggalin natin muna yung ano. Yung mga solder. Sabay microscope, guys. Hindi ko pala nakita. Napakita kanina sa microscope. Ayan. Pero bago natin siya i-testing mamaya, ay kailangan mo natin siya i-cleaning kasi madumi siya, guys, kung mapansin nyo. So, lagyan natin ng ano. Nasaan na yung panlagay ko? Ito pala. Protection. So, kailangan ng exhaust. So, para maganda, tanggalin muna natin yung ano niya. Yung exhaust na ano. So, ito pala. Not connected pala itong mga to. So, lagyan na natin ito ng ano. So, taasan ko lang yung ano nito. Ayan. Solder braid. So, may preheater tayo sa ilalim. I think okay na. Kailangan natin ng pang cleaning. So, ang lagay natin ay eto. So, naka-record pala tayo. Naka-record na. Kala ko hindi pa. So, ang gagamitin na guys, AL00 guys, sa ibang brand. So, ito naman yung base sa research natin. Siya yung parehas. So, yun yung gagamitin natin ngayon. Ito yung pitted. Yan. So, of course, yung pin 1, mahalaga. So, ikutin natin. AL00 yan guys. So, ganito yung position niya. Tapos, kailangan natin ng hot air. Pin number 2. Ano pala yun? Pangalawa pala yung nakuha natin. Akala ko yung nakuha ko kanina yan, no? Okay. So, press natin. Okay. Okay na. Tapos, lagyan natin ang tanggalin natin siya.
Kaliwete lang. Mainit kasi yung ano. I think it's good na. Patayin na natin to. Tapos linisin na lang natin siya. Pwede na siyang luwagan. Ipot na natin dito. Sana okay, gumana to. Kasi wala tayong ma-order ng ayos eh. Masyadong malayo. Sa Vietnam pa. Subukan natin na muna ng paraan. Gawa ng paraan. Mga sakaling gagana guys. Okay. Wait lang. So, huli natin linisin. Okay. So, ano natin? Pin 1. So, tama. Parehas. So, palamigin natin. Habang nagpapalamig. Kailangan palamigin muna natin siya. Sana gumana. Yeah, pero I think gagana yan, guys. Yan. So, wala tayo nung IC na ano. Version ng ating hinahanap. So, yan lang yung nakita natin compatible with 50 ampere. So, required na 50 ampere. Ayan. So, tayo lang natin, guys. So, 50 amperes. Tayo muna natin to. Sana mapagana natin yung video card na to. So, palamigin lang natin guys. Tapos testing natin. Pa-cool down natin. Down na ba? Di ba? Kunti pa guys. Alam, baka mag-blow ulit. Pag nag-blow ulit ta guys, hindi ko alam kung damage yung ano eh. Yung kanyang ano. So, cooldown na yata siya. Yan, medyo cooldown na siya guys. Hindi na siya ganun kainit. Alang na natin for testing. Of course, check natin yung kung shorted pa rin. So, check again. Check ko muna. Okay. Fitted na siya. It's perfectly connected.
So, listerin po natin siya ngayon. Kung shorted. Okay. So, kasi may reading na siya. I hope hindi dinadamage yung kanyang PWM. Okay. So, yung kanyang ano. So, meron akong napansin dito, guys. So, ang tag dito. Hindi ko alam kung may schematic to eh. Board view. Parang shorted, guys, yung kanyang ano din. I'm not sure. Tingnan natin kung shorted. Ah, okay na pala siya, guys. Akala ko shorted pa rin. So, yan. Testing natin. Para magkaalaman kung uusok ba siya o hindi. Alamin natin. Ayan. Kung tunay ba na success ang ating repair. Okay. Na-check. So, hindi pa natin natalis yung mga residue. Pero I think mag-works naman yan. So, tingnan natin. Kung malaki ba ang potential na maging success? Okay. Of course, kita nyo yung ating display dyan. So, tingnan nyo kung magdi-display. Sana? This bench. Ayan. So, dalawa yan. So, let's check. Let's turn on. Okay. So, pipindutin ko lang guys para mag-blow. Okay, let's power on. Okay, walang nag-blow. So, walang umusok. Mainit ang chip. So, let's check kung may display. Oh! We have a display. As you can see, it's perfectly working. Okay, power off. So, success po ang ating repair. Success. Okay. So, ibababad na po natin ito. So, ngayon ay 6:17. So, bukas ko na po siya. Yes, stress test. Ayan, papaproban ko rin pati ito sa thermal pad replacement. Okay? Kasi papalitan natin siya ng thermal pad. So, nasa na pala yung IC ko dito. So, hindi ko na napansin kung nasa na yung IC. Yung IC natin, ito yata yun. Ah, ito nga. So, ito yung IC natin. Pinalitan. Ayan. So, 1 pieces. So, medyo pricey yung parts na yon. Ayan. But it's okay. It's working. So, aproba na lang natin ang thermal pad. So, thermal pad, sa front lang naman. This is 1 mm, then 0.5. 1 mm and 0.5. So, mura lang ito guys, thermal pad nito. Kasi ang ginamitan lang naman ay yung VRAM at saka yung ano. Yung 8 pieces VRAM at saka ano. Ito yung isa eh, dito. So, pa-approve mo natin sa customer bago mag-proceed. Kung magkano yung kanyang magagastos. Okay? Sa terre-thermal. Okay. Kailangan din yung palitan, guys. Yan. So, okay na, guys. Success ang ating repair. So, kung mabibidyohan ko bukas at hindi ko makalimutan, sasama natin dito sa video na ito yung stress test sa games at saka sa ano. Kasi sa cellphone lang natin kinukunan, ina-add lang natin sa video. Okay, guys. This card is working fine. As you can see, may display na tayo from no power, shorted. So, successfully. Okay? So, hanggang dito na lang guys. As of today. So, May 21, 2024, 6 p.m. Okay? So, thank you for watching. From Workshop Peaks Repair, ang ating ongoing repair ay 1349. Ongoing stress test po siya ngayon. Ang specs niya po ay Gigabyte 3068GB. Problem niya ay shorted PC not turn on. SIC 6538 shorted IC. Thermal pad expired. Dust and residuous thermal pad. Ang solution niya ay na-replace ng all parts na defective. And sinistage siya ng ultrasonic cleaning. Running stress test po ang ating Gigabyte with back plate. Ayan po. And as you can see, running po siya sa burn-in test. Ayan po kanyang specs. Running po siya ng
1 hour and 8 minutes na po with 2-digit FPS. Naka-burn in test. Ayan po. Ang ating monitor ay 1920x80. Yan po. Ang ating GPU temperature po ay nasa 76. Ang fan speed ay 90%. Working po siya with backplate. Ayan po. Gusto na goods. Pwede na pong i-game test later. Ito po ang ating mga technician, Sir Brian, and ang main text. Ayan po. Ito po ang pila namin ng repair. Nasa 80 plus pieces po ito. Ayan po. Abang-abang lang po kayo ng inyong sunod na pila. Next, meron din po kami dito mga available na brand new video card and motherboard. Ayan po. Mag-PM lang po kayo sa Workshop Fix. Ayan. Ito po, meron din kami mga casing. Nagbibili din kami ng gaming bundle with Intel and Ryzen. Meron kaming PSU, keyboard, and ayan, gaming bundle keyboard with mouse. Ayan. Patay. Tago. So, EPS. Ayan na, game testing. So, 3 digits yung EPS nyo, as you can see. Ayan, 32 milliseconds. Give me. Alam siya ng stress test. Pang-speed ang pang. Patay na. Patay na yan. Hindi pa ako patay. Parak na. Sayang siya, guys. Ayan. Mamamatay na yan. Oo, mamamatay na yan. Ganun. Patay na lahat eh. Yung isa, buhay pa. Mamamatay na rin yung isa. Okay. So, ayan. Namatay na yung ating game. So, ayan ang updates, guys, sa game testing. So, as you can see, clear na clear naman yung graphics niya. So, maliwanag. Pansin nyo. So, wala tayong problem. Binubuhay ka na yata dyan. So, yeah. Si number 2 yung reviving. So, ayan. So, ayan ang updates, guys, sa game. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you in the next episode. Bye for now.